Ika-24 ng Abril, Miyerkules sa Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang araw ng Linggo, dalawa sa mga alagad ang naglalakad pa Emmaus. Sa kanilang pag-uusap sa pagtatalakayan, lumapit si Jesus at nakisabay sa paglakad nila. Pero parang may kung anong hadlang sa kanilang mga mata at hindi nila siya nakilala. Tinanong niya sila, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo sa daan?" Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Sa paningin ng Diyos at ng buong bayay, isa siyang propetang makapangyarihan sa gawa at salita. Ngunit ipinako siya sa krus. Umaasa pa naman kaming siya ang tutubo sa Israel." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ba't kailangang magdusa ng ganito ang Mesiyas bago pumasok sa kanyang luwalhati?" At sinimula niyang ipaliwanag sa kanila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan. Nang malapit na sila sa nayong pupuntahan nila, parang magpapatuloy pa siya ng paglakad. Pero pinilit nila siya, "Manatili kang kasama namin dahil dapat hapon na at lumulubog na ang araw." Kaya pumasok siya at sumama sa kanila. Nang nasa hapag na siyang kasalo nila, kumuha siya ng tinapay. Nagpuri at piniraso ito at ibinigay sa kanila. At nooy nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya at nawala siya sa kanilang paningin. Nag-usap sila, "Hindi ba't nag-aalab ang ating puso nang kinakausap niya tayo sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan?" Noon di tumayo sila at nagbalik sa Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tumayo sila at nagbalik sa Jerusalem. Mapait ang karanasan ng mga alagad ni Jesus sa Jerusalem. Ang lugar na iyon ang nais nilang kalimutan. Lugar iyon ng kabiguan. Namatay ang kanilang pag-asa sa lungsod na iyon. Kaya nga naglalakbay ang dalawang alagad na ito papalayo sa dakong iyon ng kanilang nakasabay si Jesus. Nang naunawaan nila na ang kanilang nakatagpo ay si Jesus na muling nabuhay, bumalik sila sa Jerusalem. Handa na nilang harapin ang pook na nais sana nilang limutin ng tuluyan. Ang nangyaring iyon sa dalawang alagad ay nagpapahiwatig din ng nagaganap sa misa. Dumarating tayo sa simbahan, dala ang ating mga alalahanin. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos at naghahati-hati ng tinapay. Sa pagtatapos, pinapahayo tayo ng pari na dala ang salita ng Diyos at ang kanyang katawan upang makatakbo tayong pabalik sa mga Jerusalem ng ating buhay. Pagsasagawa, anong mapapait na karanasan mo sa buhay? Paano mo hinaharap ang mga ito? Paano mo nakita si Jesus sa mga oras na iyon?